Hello guys, so ang topic natin for today, eto, yung success and attractiveness comparison ng lalaki at babae. Alam nyo, magkaiba yan pagdating sa pagiging attractive ng lalaki at babae. At magkaiba rin ang mga ginagawa at galawan ng mga bawat lalaki at babae pagdating sa attractiveness at sa dating, pagdating sa success. So kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So without further ado, whoops! Disclaimer muna tayo. So, ang mga sasabihin ko dito ay hindi ko nilalahat. Pero majority dito ay ganito kapag nasa ganito ng sitwasyon. So, ating alamin ang pagkakaiba ng babae at lalaki pagdating sa success at pagiging attractive. Alam nyo, ang mga lalaki, yung attractiveness niya ay umaangat yan kapag siya ay nagiging successful. Yung successful siya sa kanyang career, sa kanyang ginagalawang mundo, sa kanyang financial status ay mataas. Ang tingin sa kanya ng mga babae ay mataas. The more na nagiging successful ang lalaki, the more na tumataas siya, the more na mas mataas ang social status niya sa community, financially, at sa lahat ng bagay ay tumataas din yung level of attractiveness niya sa mata ng mga babae. Magnet yan sa mga babae. Oops, hindi ko ulit nilalahat. Pero karamihan at ganun talaga ang realidad sa buhay. Ang mga lalaki kasi talagang wired yan na talagang mag-grind ng mag-grind para magiging successful. So dyan, mas nagiging attractive ang lalaki kapag siya ay mas nagiging successful. Kumbaga, pataas ng pataas ng pataas yung rate niya. Kumbaga, sa market ay mataas ang kanyang value. Ganun yun. At ganun din sa dating stage. Mataas yung nagiging value ng lalaki na successful. Lalo siyang nagiging attractive sa mata ng mga kababaihan. Reality check. Eto, punta naman tayo sa mga babae. So, eto naman. Ang mga babae na nagiging successful, tumataas yan. Nasa taas sila. The more na tumataas sila, the less na nagiging attractive sila. Habang tumataas, bumababa naman yung attractiveness nila sa dating stage, sa mata ng mga lalakihan. Ang mga babae kasi ay hypergamous in nature. Kaya ang mga yan ay talagang nakatingin sa taas. Hindi sila makikipag-date sa lalaking mas mababa ang accomplishment or success sa kanila. Sila ay makikipag-date sa lalaki na nasa level nila or dapat mas mataas sa kanila. Pero yung sasabihin mo na doon sila sa baba, hindi sila makikipag-date dyan or titingin sa lalaki na mas mababa pa sa kanila. Ganon ang babae kapag successful na siya. So yung dating market niyan, mas lumiliit ang chances ng babae sa dating world, lalong-lalo na sa pagiging attractive sa mata ng lalaki. Kasi ang mga lalaki din, kapag nakita nila na ang babae ay sobrang mataas na, sobrang successful na, hindi na nila yan papatulan. Kumbaga, wala na yan sa list nila kasi mataas na yung babae. Ang mga ito ay sa mga prime ages ng babae. Kasi pag lumampas na yan sa edad ang mga babae, kunwari sabihin natin nasa 30s, 40s pataas na, maaring magbabago na rin yung preference niya pagdating sa lalaki kasi wala na eh. Wala na siyang choice eh. Kukunti na lang kasi yung choices niya sa level niya. Kunting-kunti na lang sila. So maaring mag-a-adjust na yan pababa kapag wala na siya sa kanyang prime. Yan ang reality pagdating sa pagiging successful at pagiging attractive sa opposite sex. Ito pa ang pagkakaiba ng lalaki at babae pagdating sa success at attractiveness. Ang mga lalaki kasi, hindi yan tumitingin kung ano yung status, achievement ng babae. Basta mahal niya yung babae, basta yung babae ay mahal siya, loyal siya sa kanya, submissive siya sa kanya, kung nag-o ang lalaki dyan. Hindi yan tumitingin kung mataas ang naabot, kung ano ang social status, kung ano ang financial status ng babae, wala yun sa lalaki. Kasi ang lalaki, talagang wired yan na mag-provide. Yan. So, wala yun sa lalaki. Kabaliktaran naman sa babae. Ang mga babae naman, ay sila ay tumitingin sa lalaki na mas mataas ang naabot, mas successful, mas kayang mag-provide ng pangangailangan niya at maging pangangailangan kung sila man ay magkakaroon ng family. Kasi ganun naman din ang pagkagawa or wired ng babae. Siya ay tumitingin doon sa mga kayang ibigay ng lalaki sa kanya. Kaya bihira kang makakita ng babae
napipili ng mas mababa pa sa kanya. Karamihan yan yung mas mataas kaysa sa kanya. 2,000 years later. So ayan po ang pagkakaiba ng lalaki at babae pagdating sa success, attractiveness sa opposite sex sa mata ng lalaki at babae. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.